we celebrate this mystery with profound faith and receive it with love and thanksgiving. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate this sacred mysteries. I confess all my time and you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my own strangest fault. Therefore, I ask that you may be forgiven
which no other can see. Fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that God will know in all things and above all things, we may obtain your promises, which surpass every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. For see foolishness that you may lead.
I reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, watch carefully how you live, not as foolish persons, but as wise, making the most of the opportunity, because the days are evil. Therefore, do not continue in ignorance, but try to understand what is the will of the Lord. And do not get drunk on wine, in which lies debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and praying to the Lord in your hearts, giving thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ, to God the Father. The Word of the Lord. Thanks be to God. Bahagi po ng ating paglilay na
Sa panahon ng pagdiriwang ng misa ay
obligasyon. Huwag nating tanggapin bilang isang obligasyon. Kasi kung isa kaya tayo obliga tayo. Kasi inuobliga natin ang aking sarili. Well, bagaman po, alam natin na ang pagsimba pagkawalan nito ay an obligation. Pero huwag natin tingnan ito bilang isang obligasyon para pagbigat. Para pala sa tingin natin ay pinapahirapan tayo ng Diyos. Hindi. Ano yung mga makakataw natin? Na ang pagsisimba natin yung pag-araw ng linggo ngayon ay isang tulong. Tulong para makamit natin ang buhay na wala ng tara. Bakit pinakailangan natin ang inyong tulong para makamit natin ang buhay na wala ng tara? Kasi ito yung ibinigyan ng Diyos. Hindi lang kasi sabi ng Diyos na ako ay bibigyan ko sa iyo ang buhay na wala ng tara. But, bahala ka na kung paano makarating doon. Hindi. Ipinapakayo ng Diyos, ibinigyan ko sa iyo ang buhay na wala ng tara. At ito yung lakas na kailangan. Dito ka kumuha ng karunungan sa banal na pagdiriwa ng misa. Sa banal na natin na ang langit ay kabaligtaran ng kung ano ang nakikita natin sa lupa. Paano natin makapagin ang langit sa sarili na mga natin? Hindi natin kakayanin mo. It is an uphill battle. Anong kakayanin natin na ng demonyo para huwag tayo makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ako sa akin, kanin ninyo ang aking katawan, inumin ninyo ang aking tulog. Kasi na magbibigay sa akin ng sustansya para labanan natin ang kanamanguli ng hamon na inilalatag sa akin sa daigdig na ito. Ang kanyang ano ba? Bahagi na makita natin sa buhay na ito na makita natin ang karunungan ng Diyos na tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kaganapan yung ipinagdarasal natin sa ating panalangin. Mapasalangin ang kaharian mo dito sa lupa para na sa langit. Bakit? Ano ba yung langit? Ang makasama ang Diyos. Eh kapag tayo nagdiriwa ng pangalang misa na gagawin ako yung kaganapan ng loob ng langit dito sa lupa. Bakit? Ano kung sino ba yung pinakatagpo natin sa kuna ng pagdiriwa ng misa? Hindi po yung katabi ninyo. Hindi po ako. Si Jesus. Yan yung pakamatagpo natin sa langit. At yan din po ang sa banal na pagdiriwang ng misa. Ang Diyos dito sa lupa para lang sa langit. Kaya po, hindi pa pwede yung sabihin natin na gusto mong pumunta sa langit. Pero hindi natin pinagsumilawan na makita ang Diyos dito sa lupa sa naroon sa langit binibigay niyan ang kanyang sarili. Ano ba yung karunungan ng matatapos natin? Sa banal na pagdiriwa ng misa na kung saan ay binibigay ni Jesus sa kanyang katawan at tuwa. Sabi nga natin na kung saan ay yaman mo ng talo-talo ng mga hudyo. Kaya paano niya ibibigay ang kanyang katawan bilang ating pagkain ng hudyo bilang ating inumin? Pero, ipinapahayag ko sa akin sa banal na pagdiriwa ng misa o sa pamagitan ng pamagayan niya sa kanyang ng katawan at ako sa ayaw ng tinapay ng alam. Pero pag pinakailangan natin ni Jesus yung pagbibigay ng kanyang katawan at ako, ba't niya sabi niya, ibinibigay ko ang kanyang sarili? Kasi maliwanag ko na ang ibinibigay niya sa akin ay ang kabuuan ng kanyang pagkadyos at pagkatao.
Alam niyo kung minsan sa ating ugnayan sa bawat isa, lalo-lalo na yung ugnayan ng mga mag-asawa, kung minsan sinasabi niyo, asawa, ang wala kang tayo sa akin, wala kang ginawa, kung hindi puro trabaho. Sabi naman yung lalaki, wala kang tayo sa akin kasi wala kang ginawa, kundi ang gawa ng bahay at ang alagaan ng ating mga anak. Kung minsan sabi niyo mga anak, sa kanilang mga magulang, wala kang tayo sa akin. Kasi hindi namin kayo nakikita. Kaya kung minsan ginaanap natin sa ating mga ipagpunayin sa bawat isa, wala kang parang ito. Ito yung ating Diyos. Ito ang ating Diyos na nagbibigay ng panahon para sa bawat isa sa atin. Narito siya. Ibinibigay niya ang kanyang sarili. May oras siya sa bawat isa sa atin. Ano lang kinakailangan natin? Dumapit tayo. Inumin natin ang kanyang buo. Pero, hindi magiging makatuluan kung tayo ay nagsasabi na gusto mo pumunta sa langit. Pero hindi namin kinakain ang kanyang katawan at inuminom ang kanyang buo habang tayo namin sa lima. Bakit? Wala tayong lakas. Mamapunan tayo ng karuluan o magtutay natin na makarating tayo sa kanyang bahay. Kaya po, makapag-isa po ito sa mga marami siguro ng kalirgan na magsisimba kung bakit. Dito ang kukuha ng lakas. Dito ang kukuha ng katulungan. Nanawa ang ipabayan ng Diyos. Habang po tumatahan na pakinabangan ang kanyang kaligayan at walang katapusan na ibinibigay sa akin. Ang pagkakit ang buhay na walang hanggan. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father of all ages, God from God, life from life, true God from God, begotten of me, the sunshine of the Father, believe all things for me. For us then and for our salvation, we take it out from heaven, and by the Holy Spirit, was incarnated of the Virgin Mary, and make it from heaven. What our Savior was crucified by the Holy Spirit, we saw the Virgin Mary was buried, and rose again on the third day, in accordance with his teachings. He ascended into heaven, and is seated by God the Father. He will come again. You are expected to protect your people.
Santo Hedrano, Socorro de Reyes, Alice, Hollingsworth, Jacinto Cho, Luz Socorro Cumbar, Emel Sosa, Inocente de Mercy, todos los in purgatorio. O God, receive our oblation by which is brought about a glorious exchange, that the offering what we have given we be made to receive your very self. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Deep up your hearts. Lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is only right and just to give in our salvation always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty Eternal God, for although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift. Since our praises is not nothing to your greatness, our prophet, but profit us for salvation. Through Christ our Lord, and so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim.
of angel. Give it names that you have helped us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ may be gathered into one with our spirit. Remember, Lord, our church has spent all the world according to the fullness of charity together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all have died in your mercy. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all today that we the Blessed Virgin Mary, Mother of God, St. Joseph, with the blessed apostles, St. Martin the Porter, and all the saints who have pleased you throughout the ages. May we make the voice in our life and praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us taste and see the goodness of our Lord. Let us partake in his body and drink his blood, so that we may be able to enter his kingdom.